So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro alam nyo naman po na si President Zelensky po ay pumunta po sa Pilipinas kanina. Okay. So, ngayon mga kababayan, alam naman po natin kung ano na mangyayari dito. Okay. So, ako talaga, expected ko na talaga na mangyayari to eh. Na ang sasabihin na naman ng mga DDS ay nagre-ready na tayo sa putukan. Diba na tayo daw po ay makikipagbarilan na sa China. Kaya nga daw po pumunta si Zelensky. So okay lang sana kung DDS yan eh. Okay lang sana eh. Kunwari kung katulad nila Badong, diba, nila Bobo's Travelers, nila Pambansang Bangaw, okay lang yan. Pati sila Joey Cruz, sila Sas, okay lang yan kasi naman mga walang utak yung mga yan. Yun nga lang mga kababayan, ang nakakasama ng loob dito, isang senador po ang nagsabi na itong pagpunta nga daw po ni Zelensky ay kailangan na daw po nating maghanda dyan po sa putukan na mangyayari. Eh, ngayon talaga senador pa naman naturingan, wala talagang, ay, Diyos ko, Robin. Okay. Ako, nasisi ako ha, na binoto ko to. Pasensya na, medyo tanga po ako noon. Binoto ko eh. Nasabi dito, no? Okay, ah. Okay. After meeting with President Ferdinand Marcos Jr. on Monday, Ukrainian President Vladimir Zelensky announced that the Philippines will participate in the Swiss-organized Global Peace Summit on the war in Ukraine later this month. So, ibig sabihin nun, pupunta si PBBF sa Switzerland. Okay? So, yan mga kababayan. Okay, ayaw na ayaw po makita ng mga DDS yung mga ganyang klaseng mga picture. Okay. So, ko. So ngayon, ito lang no, bago tayo mapunta kay Robin Padilla. Actually kasi, mayroong video dito no, na wala namang binabanggit na makakaputukan. Hindi ko talaga alam kung saan nila nakuha yung narrative na makakaputukan. Ito ah, malinaw ito ah. Ito mixing video lang to eh. Na ito po yung isa sa mga pinag-usapan ni Zelensky at saka ni PBBM. Sige. Teka lang, may nag-comment sa akin, sabi dito. Oh. Sabi, nakita ako, nag-comment ka dyan sa post ni Robin. Nag-comment talaga ako. Hindi ko talaga matiis eh, ang bobo eh. Thank you very much. We are very happy to welcome you, President Zelensky, to the Philippines. And I'm very happy that despite what I know is a very tight travel schedule, for both of us, we were unable to find the time while we were both in Singapore. But I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time. And it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries and hopefully find ways forward for both of us together. And but once again, I wish it were under better circumstances, but I'm happy that you are able to come and visit with us, Mr. President. Thank you so much, Mr. President. Your team, we are very happy to be first time in Philippines. I'm sure not last. Thank you for this invitation, and we are very thankful to be in your country, and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and a clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in your nations with your resolutions. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace, the real thing, what really want our people, just to bring peace to our homes. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. I think it will be maybe not the last,
again, but the first very strong step on the way to peace. Nice. And I'm also very happy that this year we will open embassy in Manila. That's very good decision. That's certainly very good news, because we would very much like to continue to help in any way that the Philippines can, through the multilateral, the United Nations, and even through other agencies such as the EU, such as the UN. And so we will continue to do all that we can to promote peace and to bring an end to the fighting and to come to a political. So putol na kasi yung video eh. So mga kababayan, ano ba yung pinag-usapan ni Zelensky tsaka ni PBBM tungkol sa peace summit sa na mangyayari po sa Switzerland? So ano putukan na mangyayari dito? Hindi ko talaga alam, no? Ang pinag-usapan nila tungkol sa kapayapaan. So hindi ko talaga alam kung saan nakuha yung narrative ng putukan dito sa mga DDS na to. So pinag-usapan yung pagtatayo din po ng embassy, ng Ukraine embassy sa Metro Manila. Ayan yung mga napag-usapan nila eh. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, itong idol ninyo, idol nyo to, di ba? So ngayon mga kababayan, ito yung post ni Robin Padilla kanina. So dito, pinakita ni Robin Padilla yung picture ni Zelensky tsaka ni PBBM. So Facebook account niya yan. So sabi ni Robin Padilla, handa ka na ba kabayan? Okay. So alam ko mga kababayan, ang sasabihin na naman ng mga DDS dyan, wala namang binabanggit si Robin na putukan. Pero mga ka-streetwise, alam naman po natin kung ano yung narrative ng mga DDS. At malalaman po natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ni Robin Padilla dito sa post na to regarding po sa mga comments. So ito mga kababayan, no? So ngayon, kayo ang gusto kong malaman. Sa tingin ninyo, ano yung ibig sabihin ni Robin Padilla sa post niya na yan? Ayan. I-comment nyo na lang. Maghintay ako ng comment ninyo, no? So sabi ni Robin Padilla, handa na ba kabayan? So ano ibig sabihin yan? Ano yung paghahandaan natin? Ano yung gusto ni Robin Padilla na paghandaan natin? Diba? Di mo pa kasi diniretso eh. Saan na ba tayo? Yan. So, ang take comment niyo. So, ano? Kismosong senador. Ayan, 'di ba kayo na nagko-comment, ha? Kasi mga kababayan, kahit ako, no, common sense na lang. Kahit na sabihin man natin na hindi nga sinabi ni Robin kung ano 'yung paghahandaan natin, obvious naman na ayan, no, sabi niyo, ayan, sabi ni Macarons. Sabi ni Aline, 'di ba? Sabi pa ni R-Everse, it means handa na ba kayong makipagdigmaan. So ayan mga kababayan. 'Di ba? Comment niyo yan, ha. Sa Liman Jew, sabi niya rin. War, ganun lang kasimple. 'Di ba? Tangi. Bugok, 'di ba? Sabi din ni Eden Nishimura. Tama, 'di ba? At yan mga kababayan, mababasa din po natin sa mga comment po ng mga tao na yan talaga gustong palabasin ni Robin Padilla. So sabi ng isa ng comment, no, kung digmaan lang din naman ang pakay ng isang pinakamataas na official ng isang bansa, kaya siya nagpunta dito, magnilay-nilay po tayo. Diba? Ayan eh. Meron pa yan, marami pa yan dito. Tayo naman ang susunod na makaka-experience ng putukan mula sa iba't ibang ma-interest sa Pilipinas. At ang kawawa ay yung mga Pilipino. So tinatakot po ni Robin Padilla yung mga tao. Senador ka, buang ka talaga, no? Senador ka, Robin. Pero bakit mo tinatakot yung mga Pilipino? Una, wala naman pong sinabi na magkakaputukan doon sa meeting ni Zelensky tsaka ni PBBM. Wala naman, ah. May narinig ba kayo na pumunta si Zelensky dito at ang sabi ni Zelensky, nakahanda na ba kayo sa China? Tutulungan namin kayo sa China. Tulungan nyo rin kami sa Russia. May nakita ba tayong ganon? May narinig ba tayong ganon? Buwang-buwang nga mo, walang yanan. Tapos, ito pa, sabi pa ng isa. Dapat ang unang sumabak sa putukan ay yung mga government officials. Ayun na, di ba, mababang bilihin, blah, 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 blah. Matapang nga, pero wala sa lugar, blah. Di ba?
senador tapos nanakot. Wala ka talagang utak, no? Oh. Akala ko ba ano to, Andres Bonifacio. Andres Bonifacio pala si ano si Boy Kikyam, no? So ngayon ito ah. So ngayon basahin po natin yung balita sa Inquirer. So sabi dito no, Zelensky in Philippines to promote peace summit. He says China Russia trying to undermine. So yan mga kababayan, pumunta po si Zelensky sa Pilipinas para i-promote po yung peace summit na mangyayari sa Switzerland. So saan yung digmaan diyan? 'Di ba? So nasaan Robin? Walang yan to. Nasaan yung digmaan diyan? Oh, para mas maganda basahin natin ng buo, 'di ba? Sabi pa dito, okay. Teka lang. Oh, continue, okay. Sabi dito na, Ukrainian President Vladimir Zelensky was in the Philippines on Monday in a rare Asian trip to urge regional leaders to attend a Swiss-organized global peace summit on the war in Ukraine that he accused Russia with China's help of trying to undermine. Okay? Zelensky's arrived and announced and under heavy security in Manila late Sunday after speaking over the weekend at the Shangri-La Defense Forum in Singapore. So, nagpang-abot po kasi si PBBM at saka si Zelensky sa Singapore. So, hindi po nila mapag-usapan ng maayos yung mga bagay-bagay na yan regarding po sa peace summit na mangyayari po sa Switzerland. So, ang ginawa po ni Zelensky, pumunta sa Pilipinas para kausapan si PBBM. So, ang pinopromote nila dito, kapayapaan. Oo. So, ngayon, ang sinasabi din po ni Zelensky, inuimpluensyahan ng China yung mga ibang bansa para hindi pumunta diyan nga po sa peace summit na mangyayari po sa Switzerland. Ayun lang naman, hindi lang naman umikot yung usapan eh. Oh, so ito ha, continue lang natin ha. So sabi pa dito, okay. He had planned but failed to meet with President Ferdinand Marcos on the sidelines of that annual defense gathering and decided to fly here personally to invite Marcos to attend the Global Peace Summit in Switzerland. Oh, Robin! Nasaan yung putukan dyan? Nasaan? Oh, two Filipino officials told the Associated Press the official spoke on condition of anonymity because of lack of authority to discuss details Zelensky's secretive trip to Manila. So patagong ano pala to, ano patagong trip pala ni Zelensky dito sa Pilipinas yan, no? Okay. At the news conference at the Singapore Forum Sunday, Zelensky accused China of helping Russia to disrupt the Swiss-organized Global Peace Summit by pressuring other countries and their leaders not to attend the talks. Oh. So yan malino mga kababayan. Di ba? So ngayon, ang sabi ni Zelensky na yung mga bansa na takot sa China, inuimpluwensyahan ng China para hindi pumunta sa Swiss peace meeting na yan. Sa peace conference ba tawag doon? No? Yan. So, yun mga kababayan. And then, syempre, ang update dito, tinanggi naman ng China na ginagawa naman daw nila yun. So, syempre, natural yan. So, ngayon, mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin dito, ganyan po talaga kababaw mag-isip si Robin Padilla. Imbis na intindihin yung mga nangyayari, at syempre, malaman kung ano ba yung napag-usapan, bigla na lang magpo-post si Robin Padilla na maghanda na raw po tayo. 'Di ba? Utak biya talaga 'to eh. 'Di ba? At ako naniniwala naman ako mga kababayan noon na kung si Robin Padilla po ay kunwari kung makakaroon ng eleksyon na naman ulit ngayon, baka nga hindi na nga manalo 'yan eh. Bobo eh. Ah, 'di ba? Oh. At ako naniniwala ako dito. Tingin ko funded ng China ang maisog. Naniniwala din po ako dyan. Okay? So yun mga kababayan. So kayo ba mga ka-streetwise, no? Kasi sa totoo lang, wala akong nakitang intention ni Zelensky na pumunta sa Pilipinas para mag-promote ng digmaan. Wala akong nakitang ganun. Ang nakita po natin, pumunta si Zelensky sa Pilipinas para mag-promote ng kapayapaan. So ang tanong dito, bakit takot na takot ang mga DDS sa digmaan na hindi naman mangyayari? 'Di ba? Takay, may isang vlogger na hindi ko maintindihan kung tunay ba nakakampi.
O sino yan? Anong pangalan yan? Comment mo nga kung anong pangalan yan. Maraming ganyan. O. So yun mga kababayan, no, so dyan po sa 1,300 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to. O dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa pananakot po ni Robin Padilla sa pagpunta nga po ni Zelensky dito. Kayo ba, naniniwala ba kayo? So, kayo sa naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Robin Padilla na maghanda na tayo? or isa lang itong pananakot. Hindi ko nga alam kung anong ba dapat katakutan. Oh, sayang boto namin sa'yo, Robin. Ako lang pala. Di ba? So, yun, no? So, pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, next topic po tayo, no?